Secretary Avisado, the DBM recently submitted for approval the 2021 national budget in the amount of 4.5 trillion pesos. That amount is 10% larger than this year's 4.1 trillion budget. However, a closer look reveals that the budget of the Department of Health will actually go down to 131 billion next year from this year's 181 billion. Additionally, only 2.5 billion was allotted for the expected COVID-19 vaccine next year. In the middle of a worldwide pandemic, why is the healthcare system of this country being underfunded? Secretary Avisado. Masasabi ko lang po, baka inaccurate naman yung sabihin na underfunded. Ano? Sapagkat sa totoo lang, kung titingnan natin sa kabuuan, hindi lang naman Department of Health ang may programa sa COVID. Aming sinuri, at ito na ay nireport na namin sa Kongreso at sa Senado, na ang kabuuan COVID-19 program sa lahat ng departamento, kagawaran at ahensya ng pamahalaan ay hindi lamang nakasentro sa Department of Health. At sa katunayan, umabot ng 838,353,953 ang kabuuang kung tawagin namin ni COVID-19 tagged projects. So lahat ng departamento, maging ang judikatura meron. In other words, ang buong pamahalaan po ang nagtutulong-tulong para nang sa ganun, sila man ay meron ding sariling programa kaysa doon ihulog lahat sa Department of Health. Ito nga at ang dami na natin mga issues at problema kinakaharap kahit nga lang doon sa procurement, nahihirapan na tayo. So lahat po ng mga kagawaran at ahensya ng pamahalaan, may sarili-sarili po silang mga programa. Kahit ang Department of Labor, meron din silang COVID-19 tagged projects at programs. So sana po tingnan natin sa kabuuan at hindi lang po na pinofocus lang natin sa Department of Health ang usaping COVID-19 po.